Hi everyone, it's me Yam and you're now watching Yami Time. So for today's vlog, ayan, tuturuan ko kayo kung paano mag-graft. Meron na akong panibagong mga sayon. Itong mga yun, gabihin ko siyang sayon. Ito is si Gymno, green Gymno, at meron akong moon cactus. Yan, medyo meron na rin akong medyo malaki dyan. Ito yung nakuha ko sa mystery box last time. Yan. So ito yung magiging rootstock natin. Ayan, hindi ko pa siya niripat dito kasi ito ay binuhay ko pa lang. If ever na naging successful yung grafting natin, ayan, tatry ko na siyang iripat sa white pots natin. And then I have another one, yan, medyo na-shape ko na. So what to prepare? Ang kailangan natin i-prepare ay, yan, kailangan natin ng alcohol para i-disinfect yung ating mga na blades or pangkat natin sa mga rootstock. And then, pagkakat din natin dito. Kailangan natin siyang i-disinfect. Ayan. Ayan. Para mamatay yung mga bacteria dyan. Hindi siya mag-cause na hindi siya mag-mashy kung na-infected siya. And then, kailangan din natin ng gloves kasi matinik siya para hindi tayo matinik. And then lastly, kailangan din natin ha, masking tape at tissue. Yan. So, let's wear our gloves. Kasi may mga cactus po na makati sa kamay. Yan. And then, yung iba nakakatutok din. For our safety, gagamit tayo ng gloves. Yan. So, una natin gagawin, puputol na tayo sa ating Gymno. Yan, ititwist lang natin siya. Yan. Okay, one. Look, oh. Ganun siyang parang sa ilalim niya. And then, papa tayo ng another one. Yan, ito. Itong pinakamalaki. Itwist lang natin siya ganyan. Oops, may nawilig. Okay. Next step natin is kakat natin yung ating rootstock. Kasi kailangan natin lagyan ng design, cut natin yung bawat gilid. Hawaan pa natin. Be careful lang po sa paggamit ng blade. And then, sa mga yung taas niya. Yan. Paano natin masasabi kung matured na yung rootstock natin if mahirap na siyang hiwain ditong part sa may gitna? Kasi parang meron siyang barbecue stick dyan. Yan. Ito siya. Kung nakikita niyo yung white dyan, dyan natin itatapat yung sayon natin kasi itong ating sayon, ito magbibigay ng suporta sa ating mga sayon, itong mga ito. Itatanong nyo kung tatangkad pa ba itong si dragon fruit or kaya rootstock, hindi na po siya tatangkad. So, bali ang mangyayari lamang is, yung nutrients niya, ipapasa niya lang dito sa ating mga Gymno or ating mga sayon para bigyan niya ng buhay itong mga pinugot natin, itong mga kinuha natin siya dyan. So, yung energy niya, dito niya na lang ipapasa, which is may mas mabilis ang possibility na magkaroon siya ng babies at lumaki siya agad. Yan. So, next natin i-cut itong si Gymno. Cut lang natin siya dyan. Yan siya. Mayroon din siyang tulad ng puti sa gitna. Tatapat lang natin siya dito sa ating rootstock. Yan. Ito, i-observe natin siya ng 1 to 2 weeks kung kakabit nga ba siya. Ay, nahulog. Baba natin yung camera.
tapos kuha tayong tissue. Kahit maliit lang siya. Kasi dito natin, ito ang itatakip natin sa ating sayon para hindi dumikit sa ating tape. Kasi mamaya, once na ipupull na natin itong tape natin, iba ka sumama yung sayon. Sayang naman yung ating graft. Ayan. Ganyan lang siya. Isalay na natin yung tape. Finish product natin. Lagyan lang natin ng pressure para sigurado dumikit ang ating sayon sa rootstock. Ayan, so tapos na tayo sa ating pag-graft. Sana maging successful to. And then, i-update ko kayo after 14 days. So, ito na lang po muna ngayong araw. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye!